Magandang araw po sa inyong lahat, guys. So, panibago, matagal-tagal din ako bago nakapag-vlog ngayon, dahil ang dami kong ginagawa. Anyway, guys, ngayon ang pag-uusapan natin, yung mga ginagawa o kinasanayan ng karamihan sa ating mga Katoliko na tuwing araw ng mga patay, guys, no? Kasi tayo, sanay tayo, kahit noon ako kinasanayan ng pamilya namin o kinagisnan ko, yung lagi natin pinagdadasal yung mga yumao natin na, di ba, mahabang panglitanya na gano'n. Pero ano nyo, base ito kay Jose Rizal din, ha? Si Jose Rizal din, at base rin ito kay Eli Soriano, ang yun na mayapa ng dalawa na yan, no? At talaga natuklasan nila na wala naman pala talagang kaligtasan pag ikaw namatay na totally. Kung ano mga ginawa mo, yun ang ihuhusga sa'yo, na kahit na yung mga naiwa mo ritong pamilya sa ibabaw ng lupa, ipagdasal ka man isang damukal na pagdadasal o araw-araw ka ipagdasal na kinasalayan natin ng mali, guys, hindi na maliligtas yun. Kaya habang nabubuhay tayo, gumawa na tayo ng kung anumang maganda, dahil yun po ang aanihin natin pagdating ng panahon o paghahatol. So, guys, eto, panoorin nyo to, guys, ang mga konting paliwanag man lang para at least medyo nai-enlighten po ang karamihan sa mga Katoliko. Hindi ko naman po hinuhusgan mga Katoliko, pero eto naman to, base naman po ito sa mga taong kilala, mga kilalang tao talagang nanaliksik sa Biblia, at ito ang basihan nila. So tayo naman ay hindi nagjo-judge dito, pero nasa inyo na rin po yun kung paniniwalaan nyo or bubuksan nyo yung isipan ninyo para at least mas malinawan kayo, no? Yung tamang panalangin para sa mga yumauna nating mahal sa buhay. Kasi karamihan sa atin, nananalangin pa rin hanggang ngayon. Diba? Kahit na rin sa side ng relatives ko, ganyan ang ginagawa. Halos mapudpud na yung tuhod, manalangin ng ilang Santo Rosario. Guys, yung taong namatay na, hindi na po natin maliligtas yan. Dahil kung ano yung ginawa niya nung buhay siya, ayun na po ang ihahatol sa kanya. Kung gumawa siya ng kabutihan, yun na po ang ihahatol sa kanya. Kung masama naman ang ginawa niya, yun din ang ihahatol sa kanya. Kaya mas ang pinaka-point dun is, habang nabubuhay tayo, gumawa na po tayo or magtanim na po tayo lahat ng kabutihan. Dahil yun po ang ihahatol sa inyo pagdating ng pag-judge, no, guys? So yun po, wala na pong kaligtasan na yung mga namatay ng makasalanan, ay maliligtas sila sa pamamagitan ng panalangin. So guys, wala na po. Panoorin nyo po ito para mas maintindihan nyo. Okay guys, panoorin nyo po itong paliwanag. Okay guys, watch please. Daniel, sa lugar namin ay sunod-sunod ang namatay at kakamatay lang po ng isang kaibigan namin. Tanong ko lang po, tama lang po ba ang ginagawa kong ipinapanalangin sa Diyos ang mga kaluluwa ng mga namatay na? Sana ay sa Diyos sila mapunta pagdating ng paghuhukom. Alam mo kapatid, walang panalangin na makapagpapabago kung saan mapupunta ang tao. Ang nagiging dahilan o ang paraan para kung saan ka mapupunta ay ang ginawa ng tao mismo, hindi yung panalangin ng kahit na sino. Alam mo, sa Biblia wala kang mababasa na ang mga unang Kristiyano, pag may namatay, ipinapanalangin o ipinagpapamisa. Wala yan, panluloko sa kapwa tao yan. Kahit ano pa ang panalangin mo, kung yung ipinapanalangin mo ay isang napaka-sukab na tao na walang pagmamahal sa kapwa at walang pagsisisi, ang hahatol ng Diyos depende sa kanyang ginawa. 5:28-29 ng Juan. Pakinggan mo. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kaniyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ayon, ang gumawa ng mabuti sa pagkabuhay na mag-uli, yung tinatawag na resurrection, ang mga nasa libingan makakarinig ng tinig,
no? Mabubuha. Yun yung sinasabi sa pasyon eh. Sabi sa pasyon, at sa balinihos at pa, ihipan niya ang pakakak na ipupukaw sa lahat. Ang anghel ay magtatawag, ito ang ipangusap. Bangon kayo, mga patay, magsidulog kayong tunay sa mataas na hukuman. Niyaong sumakop sa tanan, aring maka pangyarihan. Kaya ang mangyayari, no, pagdating ng paghukom, bubuhayin ang lahat ng mga tao. Ang kanilang destino, kung saan sila mapupunta, masasang-ayon sa kanilang gawa. Ang gumawa ng mabuti sa pagkabuhay na maguli sa buhay. Ang nagsigawa ng masama sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. At doon sa paghatol, ang pagbabatayan pa rin yung ginawa ng tao. Sa 20:12 ng Apokalipsis, pakinggan mo. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Ang hatol, ibabatay doon sa nakasulat ng mga ginawa mo sa aklat ng buhay. Lahat ng ating ginagawa, nakasulat yan sa aklat ng Diyos. Merong aklat ng buhay, tinatawag sa ibang talata, aklat ng buhay ng kordero. Doon nakasulat ang ating ginagawa, iniisip, binabalak para sa kapwa. Lahat ng ginawa mo, kalupitan, pagkaawa, pagtulong, pagkakait ng tulong, lahat nakasulat doon. Doon ibabatay ang paghatol, kapatid, sa ating mga ginawa. Kaya kahit manalangin ka ng manalangin, magpamisa ka, manalangin ka ng 40 araw, na sana ay mapunta si Jimmy sa langit, mapunta si Jimmy sa langit, parang yung lolo ko. Nung mamatay yung lolo ko nung araw, tatandaan ko, bata pa akong maliit. Eh sabi nung mga tao na nanalangin, kaawat patawarin ang kaluluwa ni Tirso sa purgatorio. Kaawat patawarin ang kaluluwa ni Tirso sa purgatorio. O kaawat patawarin ulit-ulit yun. Bahay na ginto, panalangin mo siya. Marami, mga kung ano-ano litanya. Eh pag-aaksaya lang ng oras yan eh. Bakit? Eh kahit anong panalangin ang gawa, pumunta ka pa sa Mahal na Birhen. Mahal na Birhen, panalangin mo siya. Kahit si Mahal na Birhen pa manalangin, ang hatol ng Diyos ibabatay sa gawa. Ano ibig mo sabihin? Pag nanalangin si Mahal na Birhen, kahit po sakal kang magnanakaw, kagaya ni Idi Amin, ano? Ligtas ka pa rin? Hindi justice yan. Sana naunawaan mo, kapatid na Jimmy. Ayan guys, no, napanood nyo na at nawa na dinawang kayo, no, sa mga napanood ninyo. Iyan naman ilang mga paalala lang naman guys, no. Ako rin kasi kinagisnan ko rin yan noon nung hindi ko panintindihan. So, nung bata pa ako, talaga sumasabay pa ako, sumasama pa ako sa mga tinatawag na meron pa kami tinatawag na pasyon. Yung pag naglalakad ka sa kalsada, dala-dala mo yung santo, Ave Maria, yung mga ganun guys. Naranasan ko yung guys. So, ngayon, medyo na-enlighten na ako na mali pala yung mga kinasanayan natin o no, na nakuha natin sa mga dumayo sa atin, sa mga lahing Kastila. At ang lolo-lola ko, ganyan din, lahing Kastila. So, yun po. Mali po yung kinagisnan natin na gano'n. Na akala natin ay maliligtas na tayo. Akala natin pag nananalangin tayo ng gano'ng kahabang litanya, diba guys, maliligtas na tayo. O kaya yung mga patay,
yung mga mali natin sa buhay na lagi pinapanalangin natin, tinitirikan natin ng kandila, mali pala yun. So kahit anong klaseng pagtitirik ng kandila natin yan, yung sinasabi na, alam mo yung mga kinasanayan natin, di ba pag may namamatay, titirikan ng kandila para at least sabi nila yung kaluluwa daw, hindi maligaw, yung mga ganun guys. Kasi hindi bobo ang Diyos. Once na namatay ng isang tao, ang katawan mo ay iwan na sa lupa. At ang espiritu mo, kukuwain na uli ng Diyos yan. Ngayon, kung masama ka man, eh, may paglalagyan ka na isang lugar na maghintay ka hanggang sa mag-judge. Kung mabuti ka naman, meron ka rin kalalagyan na maghihintay ka na pag-judgmental hanggang sa maipon na po yan. Guys, yun po ang katotohanan. Hindi po maliligtas ang mga tao na makasalanan na namatay sa pamamagitan ng ipagdadasal ng kanila mga kamag-anak. Hindi po maliligtas yun. Kung ano yung nagawa mo, yun ka na. Period. Yung baga ano, yun ang nakalista po yan. So, kung ano po yung napanood ninyo at kung ngayon po yung paliwanag, eh, naintindihan nyo na. So guys, no, sana maging aware tayo yung mga maling nagawa o yung mga kinasanayan natin na mali. So, no, maging aware na tayo, maging handa na tayo. Then, alam nyo naman ang panahon ngayon, hindi na natin alam kung ano mangyayari kinabukasan, di ba? Lalong-lalo na ngayon sa panahon ngayon, ang mga kalamidad, di ba? Mga pandemya. So guys, no, maging handa po tayo. Lahat tayo, pati ako, dapat maghanda rin. Lahat po tayo. Hindi ako sinasabi, nagsasabi ako sa inyo, ako'y handang-handa na. Pati ako, naghanda rin ako dahil talagang mabibigla po tayo. Okay guys, so sana po nakapulot po ng magandang lesson itong vlog ko na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, comment, subscribe sa aking YouTube channel. Paki-post na rin ang notification bell para updated po kayo. Okay guys, hanggang sa muli nating pagbablog. Maraming salamat. God bless you. Babu, thank you.